What's up mga kapamilya? I'm Ella and welcome to Kapamilya Confessions Quarantine Edition. And ayan, alam kong under quarantine pa rin tayo lahat pero gagawa natin yun ang paraan para makapaghatid ng saya sa inyong lahat mga kapamilya. And sana ay nakastay at home ang lahat. Sana patuloy po kayong maging matatag at magtiwala na makakabangon po ulit tayo. And magbabalik po ang lahat sa normal. Okay, dahil live tayo ngayon, babasahin po ang inyong mga shoutout. Sasagutin ko yan lahat. Lahat ng mga tanong nyo. Pero bago yan, sasabak muna ko sa first and last challenge. So, let's start. Okay. So, first song you perfectly sung, I think, ano yon yung may bukas pa kasi yun yung isa sa yung pinaka unang parang kinanta ko nung bata ko, so I'll give you guys a sample. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang ang iyong pagdarangtang, italangin mo sa may kapag na sa puso mo. Ayun guys. So, next, first music album. So, first music album ko, I think yun noong 2016. Self-titled Ella, yun yung name. And yung mga songs ko doon, I think yung mga Love on Top, Chandelier, You'll Never Walk Alone, You Raise Me Up, yung mga kinanta ko po dati sa The Voice. And ayun, sobrang happy ako dahil yun yung pinakaunang music album ko. And next, first embarrassing moment happened to you. I think yun yung nandun ako sa school and then sa hindi inaasahang pangyari. Na-utot ako. And super bad! Kasi, like, lahat na... okay, basta, yun na yun. Lahat, like, teachers ko, like, kumalat sa buong classroom yun. Hindi ko alam kung anong kinain ko nung time na yun. Pero, yun na yun. Next, first thing you look at the person. Siyempre, yung face, di ba? Alam naman tumingin ka sa paa. Alam naman tumingin ka sa... Never mind. Basta yun na yun. First thing you look at the person sa face. Kasi unang-unang ginagawa ko, nakikipag eye to eye ako. Tapos kinakausap ko sila ng masinsinan. And then, kakamayan ko sila. Hey, my name is Ella Nympha. Ayun. Okay. Last Instagram post. Last Instagram post ko, guys. Ito. Nandito siya eh. Ayan. Ayan yung last Instagram post ko. Naka-block ako and... Ano bang tawag dyan? Naka-block ako na sleeveless and wearing trousers because I love trousers now. So, ayan. Yan yung last post ko sa Instagram. Okay. Last time you said, I love you. Just now. Nakakasabi ko pa lang kasi kung alam nyo naman, like I have a baby. meron po akong love life, so ayun. Lagi ako nag-update sa kanya, so ayun. Last time you cried? Oh, last time I cried, I think that was because I received my certificate from Harvard webinar, so super happy po kasi nagkaroon ako ng certificate from Harvard. Well, it's just a webinar po. Pero sobrang may senti para sa akin yun and super happy ko na like at this age makatanggap ng certificate from Harvard. So, ayun. Next. Last thing or person you were thinking? I think, alam nyo na. Yun na yun. yung bibi ko. Siya. Kasi kakachat ko pa lang sa kanya. Kasi katatapos pa lang namin mag-live ni DJ Jaiho. And na yun. Last message you sent to someone. Okay.
eto. Ano ba to? Nakalagay. Ayan. Ha, may isa pa kami. yun yung sinabi ko sa kanya. Kasi tumawag siya biglaan sa akin. And akala niya tapos na ako sa live ko. So, ayun yung last na chinat ko sa kanya. So, ayun guys. Okay, so mag-shoutout muna tayo sa mga tao. Hello kay Myra Jane Estoque. Who's the person who inspired you the most? Have a good day. Inspired me? I think my family, my papa, and kung sa quarantine, like, inspired me during quarantine. That's my love life. So, yun. From Princess Nicole, ano po yung mga workout na ginagawa mo sa diet? At diet tips na rin po for teens. Pa-shoutout na rin po. Okay, so, workout po na ginagawa ko is yung program ni Chloe Ting pala. And yung diet ko naman, guys, is low carb. So, tatlong kutsarang kanin. Ganun lang yung kinakain ko. And tips! Lagi ko ito sinasabi sa kanila, kung gusto mo maging healthy, kung ginagawa mo yan para sa sarili mo, just do it, guys. Huwag kayo mahihiya and huwag kayo mag-hesitate na gawin yun kasi balang araw, kapag na-reach nyo na yung certain goal na sinet nyo para sa sarili nyo, it's really amazing, overwhelming, and you feel, mafe-feel mo na relieved ka dahil lahat ng hard work mo nag-paid off siya. So, ayun. Okay, next, this is from Rainbow Cat. Hi, Ate Ella. What was the most memorable moment that you'll never forget? Well, kung before, the most memorable is when I won The Voice and the Little Big Shots and Little Big Star. Ano pa ba? Voice Kids Indonesia. Super memorable nun. And nung pumunta ako sa France. Yun. Pero kung this quarantine is yung pagda-diet ko, sa YouTube ko, guys, malapit na tayo mag 100k subscribers. And, of course, love life. So, ayun. Yun yung mga most memorable things na nangyari po sa akin. And, ano pa ba? Okay, so, do you have something that you regret in life? If you do, what is it? Regret. I regret, ano ba? Yung ano, yung hindi ako nakapagpa-picture sa papa ko before siya namatay. Kasi, hindi naman uso dati yung selfie or picture before. So, yun. Isa sa mga regrets ko. Kasi, most of the pictures that I have with my papa, ano siya eh, nung baby pa ako or nung medyo 5 years old, 7, mga ganun. So, ayun. Micah Villanueva, ano may advice mo, Ate Ella, sa mga taong may doubt at insecure sa kanilang physical appearance? Sana po maitanong to. Keep safe po. Okay. Kasi, yung mga people nowadays, sobrang nagja-judge kasi sila about our physical appearance. Minsan, nakaka-hurt din. Pero, kung sa tingin mo naman na you're confident and wala ka nang dapat baguhin, just go for it. Be confident lang. And kung gusto mo talagang maging healthy or kung gusto mong gawin yun para sa sarili mo, huwag ka mag-hesitate na gawin. Ayan. Okay. What else? Ano pong biggest failure nyo sa life? Failure. Well, biggest failure? Ito. Biggest failure, I think nung hindi ako nakapasok sa The Voice nung first try ko. Kasi kung nakapasok ako noon, papanood pa ako ng papa ko and nandun siya para as audience. So,
sad, di ba? Pero that's the reality. Okay, that's from Bettina Espinel. Okay. Next kay Yiro Velasco. Anong kanta ang maialay mo sa buong mundo sa panahon ng pandemic na ito? Pa-shoutout na din po sa Season Pangasinan Family. Season Pangasinan Family Consolation. Okay, maaalay ko. Okay, tawag doon. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Ayun. Huwag ka nang umiyak by Mr. Gary V. Valenciano. Next, Kimineth Channel Vlog. Ano mga ginagawa mo ngayong quarantine, Ellen Nympha? Pa-shoutout na rin. Shoutout sa'yo, Kimineth. Mga ginagawa? Workout, diet, watching movies, watching Netflix, online studies. Yun. And ayan, next, this is from Flaming Star. Hi po, Ate Ella. Ano pong paborito nyong lugar dito sa Pilipinas? Bakit po? And pa-shoutout na rin po, Ate. Favorite? favorite? I think favorite ko is Cebu. Kasi sobrang dami kong nagawa nun sa Cebu. Like, kahit na medyo traffic din doon. Ayun. Sobrang ganda din ang Cebu. Okay. From live audience. Okay. Jefferson Narciso. Ganda mo naman, idol. Ay, maraming salamat po. Ganyan po talaga din itulog po ng quarantine po to sa atin. Charot. Okay, this is from Naomi Ruth. Shoutout, Miss Ella. Shoutout sa you, Lods. Okay, this is from I am in Malik. I am in Malik. I am. She's cute and gorgeous. Thank you po. Okay. From Not Stephanie. Here is my question. Who inspired you to sing? Why do you love singing? That's all. Have a great day. Who inspired me to sing? I think gusto ko lang maging kagaya ng nanay ko kasi si mama kumakanta yan. And love ko yung singing kasi ito yung passion ko and ito yung gusto ko at ito yung tipo ng bagay na ginagawa ko na sobrang saya ko and parang sobrang comfortable ko lang gawin. So, yun. From Ron Ignacio. Hi, Ella. Bukod sa pagiging magaling na singer, gusto mo rin bang maging magaling na artista? Pa-shoutout po, idol po kita kumanta since day one sa The Voice. Thank you so much, Kuya Ron. Yes, gusto ko rin pong itry yung pagiging isang actor or actress. So, ayun. Soon po, sana po mabigyan po tayo ng opportunity na maka-act and willing tayo and down tayo para dyan. And last question, this is from Crystal Jane. What motivated you to become the better version of yourself? Oh, hindi pa pala last question yun. Motivated? I think family, the bashers, kasi like what I said earlier dun sa live namin ni DJ Jaiho, ginawa ko motivation yung mga pambabash sa akin at that time. And kahit na hindi ko sila pinapansin, nababasa ko lang sila. Ginawa ko yun as motivation para gawin yung gusto kong gawin. And ayun, super ganda ng kinalabasan niya, guys. So yun, be confident lang tayo. Okay. Excuse me. This is from Louis KC May Pagulayan. How to be confident in everything that you do?
Well, unang-una sa lahat, you have to love yourself muna. Next, be confident sa sarili mo. Kasi kung mahal mo sarili mo, matik na yan na confident ka sa sarili mo. Kasi nga mahal mo yung sarili mo. And if you want to change, good change, I mean, para to become the better version of yourself, you can do that anytime because sarili mo yan and ikaw yung makapag-change sa sarili mo kasi nga, ikaw yan. So, ayun, be confident. From Irish Dahay, how to maintain a nice voice po, Ate Ella? Well, consistent practice. Dapat hindi ka kumakain ng malamig, nagtamis, and all. Ayun, yun lang. And this is from David Torres. What's the best advice you've ever received about singing in very young age? This advice is from my coach, Bamboo. Sabi niya, just sing from the heart every time and just be yourself. Wag kang gumaya ng ibang artist. Just be yourself and be original. So, ayun. Isa sa mga tumatak. From Jan Zapanta, ano ang isang song na kahit pa ulit-ulit ninyo pong pakinggan at kantahin ay hindi ka nagsasawa? Magsasawa, okay. Pakanta naman, please. Hindi ako nagsasawa. Ano nga yun? Okay. Should I ask myself in what a warrior would do? Ayun, yung song na yun is to be loyal, brave, and true. I'm a loyal, brave, and true. Loyal, brave, and true on title niya. So, ayun. From Erling Jamela Dukut, kung makikipagpalit po kayo ng bosses for a day, sino po ang pipiliin nyo at bakit? Mariah Carey. yun lang, si Mariah Carey. At kung sasal... This is from Annie Vic Madilo. Or Madilio. Kung sasali ka po ng The Voice, anong pangmalakasan song ang kakantahin mo para manalo ka po ulit? Keep safe po. Pangmalakasan na kanta. And I am telling you, or ano ba? I will always love you. Yun. Okay, last question. This is from Christine Tyra Castillo. Ano naman po ang dapat naming abangan sa'yo, Ella? Upcoming single or album ka po ba? Kanta ka naman po ng song. Pinaka nakaka-inspired na song para sa'yo. I love you, Ella. Okay, pinaka nakaka-inspired na song at this moment. As of this moment. Cause I'm in a star tonight. So much me free to fast in the nightlife. Dive into the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Oh, that song is Dynamite from song by BTS and super idol ko sila and sobrang na-inspired ako dun sa song na yun now. And so super na LSS ako. Okay. Dapat abangan sa akin ay meron akong mga pinapost na video sa YouTube and Facebook. So follow nyo ako guys. So plug my album. Okay. My album before po I have self-titled Ella and still available pa rin po yan sa iTunes. And yung bago kong pong single, Beautiful, composed by Mr. Brandon Hamilton. Isa po sa mga gumawa ng songs ni Justin Bieber. So I hope you guys support my song and yun. For those who were asking what's my YouTube account, you can find it sa YouTube, of course. Sa YouTube nga. Okay, it's me, Ella. And ayan guys, as of this moment, we have 92,000 plus subscribers.
And ayan, for Facebook naman, you can follow me sa verified account ko, mga verified account ko, Ella Nympha. For Instagram, Ella May Nympha Official. And para naman po sa Twitter, I have Ella Nympha. So ayan, that's it mga kapamilya. Thank you for watching Kapamilya Confessions Quarantine Edition. And to watch this episode again, just subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. And for more update, click the bell beside the subscribe button. I think it's in this part or here. And again, this is Ella Nympha. Keep safe always, mga kapamilya. Bye, everyone.